pangalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ay may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa San Juan XXIII ay maging tagapangasiwa sa salita niya at sa gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan. Kaisa ng iyong mga tagapangasiwang ipinagkakatiwalang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa Balak na pagunaw sa Nineve at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init.
Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang lalaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin, tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Sa araw pong ito, may pinagdiriwang po tayong santo. Siya po ay si San Juan ika-23. Siya po ay naging Santo Papa noong 1958 mula hanggang 1962. Meron na ho ba? May ulirat na ng 1958? Nakilala siya at narinig ang kanyang boses. Siya po ay isang Santo Papa na nagbigay ng bagong direksyon sa simbahan. Sa kanyang pag-uudyok, nagsimula ho ang ikalawang Konseho Batikano na ngayon ay nakikita natin lalong-lalo na ho sa pagdiriwang natin ng liturhiya ng simbahan o ng misa. Dati po, ang pari ay nakatalikod, Latin ang gamit. Ngayon, nakaharap na kami sa inyo at ang gamit natin ay ang sarili nating lingwahe. Ang lingwaheng naiintindihan ng lahat. Dahil, mula sa simbahan, no, nais na tayong akayin patungo kay Jesus. At ito ang ginawa ni San Juan Papa, ika-23. Akayin ang lahat ng tao patungo at palapit kay Jesus. Siya po ang unang Santo Papa na lumabas sa Vatican City. Dati ho, hindi ho lumalabas sa Vatican City ang Santo Papa. Ngayon, lumabas siya. At anong una niyang pinuntahan? Bilangguan at dinalaw ang mga nakakulong doon. Nung Christmas Eve, dinalaw niya ang mga nakabilanggu doon. At ang sinabi niya, hindi niyo ako madadalaw. Ako'ng dadalaw sa inyo. Binuksan niya ang simbahan. Binuksan niya ang bintana, ang mga pinto, para ang bagong hangin ay pumasok para laging fresh air. Hindi kulob ang simbahan, kundi patuloy na buhay, patuloy na umaagos at nagbibigay buhay sa lahat. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano ang tularan ang sinimulan ni Papa San Juan ika-23 na patuloy magbigay buhay sa kapwa natin. Patuloy na iunat ang ating kamay sa mga taong walang umuunat ng kamay sa kanila. Patuloy na makinig. Siya po ang nagsimula na ang direksyon ng simbahan ay maging tagapakinig at tagapaglakbay. Kaya maganda rin ho, no, sa pagdiriwang ng kapistahan niya ngayon, ay ginagawa rin po sa Roma ang sinodo ng mga obispo. Isang pagtitipon ng mga obispo kung saan sila'y nakikinig. Anong nangyayari? Ano na ang kalagayan natin ngayon at saan tayo tutungo mula rito? Kaya mula sa kanya, nagsimula ang simbahan na makinig. Maganda rin po sa atin, no? Bilang Kristiyano, simulan ang pakikinig. Pero kadalasan, no, nagagalit tayo kung meron tao na sabihin, dapat makinig ka sa akin. Pero iniisip natin, pag pinakinggan tayo, gusto natin yung gusto natin ang mangyari. Sa ating unang pagbasa, disappointed po si Jonas. Dahil iba yung gusto niya sa ginawa ng Diyos. Bagamat pinakinggan siya ng Diyos, pinakinggan ang kanyang daing, pero ang Diyos may tinuro sa kanya. Si Jonas, ang isip niya, mawala at mabura ang Ninive. Pero sa Diyos, ang inuna niya, yung awa. Disappointed, kasi iba yung expectation niya. Pero sa Diyos, inuna ang awa. Nakinig. Hindi naging madali para kay Jonas ang paglalakbay sa pakikinig. Pero ang Diyos ang nagturo sa kanya tungkol sa kanyang awa at pakikinig. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na simulan ang ating paglalakbay
patungo sa isang simbahang marunong dumamay at makinig. Marunong na sumunod sa utos ng Diyos na siyang una nating pakikinggan, ang salita ng Diyos. Kaya ho, ang santo natin ngayon, si Papa Juan XXIII, ay buo ang puso sa pakikinig sa Diyos. Isa po sa mga sikat na talinhaga ho niya ay mayroon daw siyang panalangin bago ho matulog. At sabi niya, bago daw siya matulog at marami siyang iniisip na problema, ganito daw ho ang panalangin niya. Ang sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, ako'y matutulog na po, pero marami akong problema ang iniisip. Binibigay ko na sa iyo mga problema ko. Total, simbahan mo naman po ito. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Matutulog na po ako. Buo ang tiwala sa Diyos. Kayang ilagay at ilapag ang problema sa paanan ng Diyos. Huwag mong sarilihin. Humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Siguro ito yung maganda nating pwedeng aral na pwedeng mapulot mula sa kwento ni San Juan XXIII. May mga bitbitin tayo, may mga alalahanin at problema. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ilapag ito sa paanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang itugon ho natin, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ang kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama.
ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ng iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtangkilik sa kasalukuyan at darating na kasamaan, kami naway maiwaksi sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan, 23 ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, dumud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa piging na
ating pagsaluhan ng tatapat dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa sa piging na ito, ating pagsaluhan ng tatawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at hanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si Papa San Juan XXIII sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mong sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos,
ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.